Week on Chasing James. We're going to Alegria. I am definitely not lost, mga lakacheros. In fact, I am taking you to another adventure kasama pa rin ang BYC fam and friends. And this time, we're taking you to an adventure on a higher altitude as we fly with a gyrocopter. Ang totoo niyan, nagmamatapang lang ako. Pero abot langit ang kabako sa gagawin namin to. At pagdating namin sa Ronda, I had to play it cool. As if parang wala lang sa akin to. Hello, good afternoon. Wow, is it a picture? Ang Fly A Gyro Cebu ay matatagpuan sa 330 Airstrip, Barangay Candling, Ronda, Cebu. Open from 8 a.m. to 5 p.m., ito ay pinapalipad ng isang lisensyadong piloto sa katauhan ni Johan. Bago ang adventure, meron muna kaming pa-brief history with Johan. Pero kung ako'y tatanungin nyo kung natatandaan ko pa ito, wag na. Kalimutan ko na. At para masigurong alam namin ang aming ginagawa, meron kaming pinirmehang waiver. Ikaw na. At meron din silang list of available flights na pwede mong pagpilian. Huwag ka nang umasang may Siargao dyan. Within Cebu area lang to, ano? Sa napakamurang halaga, ay makakasakay ka na ng gyrocopter at madaraanan mo na ang Panagsama Beach, White Beach, at Pescador Island ng Moalboal. So guys, we're ready for takeoff. At syempre, dahil matapang ako, pinauna pa si Daisy, di ba? Yan. Ready na siya. Ready. Di ba? Ready na.
The moment that we've been all waiting for has finally come. Sasakay na kami. Ayan guys, so si Daisy na, it's her turn. Actually, she's the first one to try the gyrocopter. Is it gyrocopter? Gyrocopter. It's a gyrocopter. And, syempre, dahil matapang si Daisy, siya yung dapat mauna kasi gusto namin malaman after ng experience niya kung dapat ba namin ituloy ito o hindi. Diba? Padaya. Pero, feeling ko naman kaya. She'll have to fly for 10 minutes. Worth 2,200. And she started. So guys, nagbihis na ako para ready na ako mamaya, di ba? Wow! Nagmamatapang ako na naman. Pero sa totoo lang, natatakot ako sa turn ko. Kasi maliban sa lilipad ako at may fear ako of heights, 10 minutes kaming mag-English dalawa. May fear of heights ako! Ikaw ba wala kang fear of heights? Sometimes. Sometimes? Depende sa height? Alam nyo guys, kakatakot siya. Kakatakot guys, yung English. Hindi naman kayo makamilo. Okay lang. Hindi ko maintindihan pag nakasakay na ako. Guys, natakot siya kasi mag-i-English siya for 10 minutes kaya hindi niya itatry. At dahil doon nag-back out si Fidyo dahil natakot siya sa English. Yung, yun ang mayari? Parang. Siguro naman, no? A few moments later. How was it? Mabuntag ng buhok, no? So yan guys, kakatapos lang ni Daisy at parang tulad lang ng dati, walang katakot-takot niyang ginawa yung adventure na yun. Ang bilis nung pala ng 10 minutes. Kaya nga, naisipan ko, hindi ko na itutuloy. Diba? Mayroon pala tayong commentator dun sa kabila. Ikaw, Bisayang next! May commentator kami doon sa kabila. Hindi namin alam na may ganun. ano yung... Guys, panoorin nyo, Kian Sports in Action. Reaction video ang ginagawa namin. May reaction video si Kian doon. Again? Panoorin nyo yun guys ha. Kian Sports in Action reaction video. Ang sumunod na sumalang sa challenge ay walang iba kundi si Maestrang Lagan. Sadyang hindi mo maipagkakaila ang excitement sa mga mata ni Maestrang Lagan. Sa laki ba naman ang mata niyan? Makikita mo talaga. Enjoy! Hi, peace for the views. And in just few seconds, she's up, off, and away. Ayan guys, hindi pa bumabalik si Miss I. Feeling ko nag-decide silang mag-detour. Pumunta ng Talamban, may ginawa siguro mga IDs. Or nag-submit ng module, hindi ko alam ano ginawa talaga yun. Tagal eh. Or pumunta muna ng Basilan. O baka naisipan niya na, pwede na to, wala ng passport na kailangan. Diretso na siya ng ibang bansa. Chagit na ron. Ano kayang nangyari sa kanya? Pakita ko sa inyo ha. Eto. Demo talaga siya kung paano i-demo daw kasi siya na, excited na siya oh. I-pray nyo natin siya guys. Ayan. Thank you. Okay. How was it? It's a great feeling there. What? Parang wala ka nang masabi. No. Tongue-tied na siya? Yeah. Like even if how high you are, you can see the turtles, right? Yeah. Oh my God, I wanna see the dolphins. Really? The last time it happened was last week actually. Whoa! Yeah, nakakaya naman na hindi ko makayanan to, diba? Hello? Confidence level meron ako noon. Pero ewan ko na lang. Kinakabahan ako. Sa takot at kaba ko, idinaan ko na lang ang lahat sa biro. Guys, naghahanda na siya. Kinakabahan siya sa sasakay.
guys, meron akong itinerary. Papunta kami ng Mount Canloon. Tapos, punta kami ng Mount Arayat. Sa flight na ito, isang carry-on baggage lang ang allowed. Bawal ang mga sharp objects, lighter, butane, at mga perfumes more than 100 ml. Char. Okay, are you okay? Comfortable? Yeah, I am. Good. I'm ready and nervous. But I'll do this, guys. For the vlog. Yeah. Pero kinakabahan talaga ako. Pagdasal niyo ako, guys, sa 10 sa mga pamilya ko. Please. Hashtag, may pamilya pa akong babalikan. Relax lang. Relax lang. Tayo na. Nila. Wala man, wala gani ko cool ba eh. Hi guys. Okay. We're taking off. For this, no ordinary love. Yeah, me in awe of you now. This unconditional devotion. Got my heart so wide open, lifting my spirit like a Holy Ghost. Oh this love, no ordinary love. Nitong Webes, November 5 ng alas 5 ng hapon ay kumalat sa social media ang pagbagsak di umano ng isang gyrocopter sa Argao kung saan nasawi ang pilotong sakay nito.
Dahil sa post, nakatanggap ako ng mga mensahe mula sa mga kaibigan at katrabaho na nakaalam sa insidente. Batid kong dahil sa nangyari ay maaaring magdala ito ng takot sa mga magnanais pa sanang maranasan ang na-experience ko. Pero ang pagbagsak ng gyrocopter sa Argao ay walang koneksyon sa Fly A Gyro Cebu na siyang pinunta namin sa Ronda. Ang pilotong si Johan at ang kanyang gyrocopter ay nananatili sa maganda nitong kondisyon. Ngunit safe pa nga ba ang sumakay ng gyrocopter? Ayon sa mga nabasa ko ay di hamak na mas safe pa nga ito sa mga sasakyang himpapawid tulad ng helicopter at plane. So ang tanong, susubok pa ba ako ulit? Aba syempre naman, ang aksidente naman ay laging nandyan, naka-gyrocopter ka man o hindi. Kapag oras mo, oras mo. Kaya hanggat kaya mong sulitin ang kakarampot na oras mo sa mundo, might as well gawin mo ng lahat upang sa huli, wala kang pagsisisi. Okay, thank you so much. You're most welcome. Okay, I'll take the luggage from you. Oh, man. I haven't said I'm most condoling. Thank you. Guys, I enjoy. Ang totoo niyan, lahat ng takot ko nawawala basta't kasama sila. At kahit saan man kami mapunta, alam namin ito'y magiging masaya. Tulad mo at tulad ko na minsan ang nabalutan ng takot at pangamba dulot ng pandemya, ang municipality ng Ronda ay unti-unti na ring bumabangon. So, guys, we're using now a live direction sent by Margaret in our group chat because we're actually lost and we don't know where we're heading. But with the help of Google Map, we feel that we're on the right track now. Oh yes, thanks to Google Map. Yes. So, yan guys. Ito yung literal na, are we lost, baby girl? Yes. We are lost. We are literally lost in the wild of Ronda. Pero we're heading there. And we're hoping for the best. The best view, best sunset, best accommodation, best experience ever. Bonk. Guys, we're here at Ronda. At sa likod ng pagbangon ng Ronda ay ang mga taong layuning lalong palakasin ang turismo nito. 60% sa ating turismo na nakuntahan yun. Most likely, maybe it's about 80% kung hindi kita kabayan. So, ang hope ko sa tanan, not only for the locals to avail din sa akong suguyan ng atong gagat sa kasadya, doesn't mean na be open na ta for sa atong tourism, we still have to maintain the protocols. Yeah. We welcome you to kasadya. Yay! Thank you! Talaga namang marami pang ibubuga ang Ronda pagdating sa usaping turismo. Masya! Na-na-na-na-na-na! It calls me! Noendo! So far ago! At nakakatuwang isa kami sa mga napiling tumulong sa pagbangon nito. Bonk! So, Sir Jack, DJ Jackie, can you tell us more about the place? Wow, anyway, super shocked kasi nag-trending yung Kasadya Beach. And since bata pa po ako, guys, grabe, napakaganda na po ng view dito. So, taga rito po kayo? Yes, I'm from Ronda, but naka-base na po ako sa Cebu City. And now, sobrang malaki yung pagbabago kasi meron na silang marine sanctuary dito, meron ng floating, mga ganito, mga chuchu, mm-hmm. Diba? So, super relaxing place kasi mahangin. And then, I heard na meron silang doon, yung pangos, yung fish cage. Oh, yes. Oh. So, napakagandaan din na you feed the fish. Mm-hmm. Makikita mo talaga na super marami doon. And then, meron din silang sanctuary doon. Marami daw isda. Yes. And syempre dito, napakaganda yung sa underwater niya. If you tried sa baba talaga. Mm-hmm. Kasi inalagaan talaga nila yung coral reefs. Hindi mali ang matakot. Ang mali ay ang hayaan mong kontrolin ka nito. Maikli lang ang buhay. Kaya make each day count and make it worthwhile. Live with no regrets. And let yourself fly.